Women's Month ang buwan ng Marso. Bakit nga ba may espesyal na atensyon patungkol sa ating mga kababaihan? Mula sa INQUIRER.net, INQUIRER Television at Radyo INQUIRER Online, ako po si Susan K. at ito ang Pilipinas Online Bantay OCW, ang tunay na kulay ng buhay OFW. Bantay OCW, Bantay OCW. Bantay OCW. Yeah. Ayon sa World Health Organization o WHO, sa maraming mga bansa, hindi halos napagtutuunan ng pansin ang kalusugan ng mga kababaihan at maging ng mga batang babae dahil na rin sa maraming mga kadahilanan tulad ng diskriminasyon at socio-cultural factors sa kanilang lipunan. Kadalasan pa nga, itinuturing na overly dramatic at pinababayaan na ang malubhang katotohanang kinakaharap sa isyu ng kalusugan ng mga kababaihan. Gayong may kapabayaan nga maging sa bahagi ng ilang healthcare professionals, pero may mga hakbang namang ginagawa ang iba't ibang mga organisasyon upang higit na matutukan ang mahalagang usaping ito. Isa sa mga inisyatibong ito para sa mga kababaihan ang pagsusulong ng Philippine Heart Association Council on Women's Cardiovascular Health. Inilabas nito ang nakakaalarmang kaisipan ng mga kababaihan hinggil sa kanilang mga isyung pangkalusugan, lalo na sa puso. Iniisip pala ng mas maraming mga babae na malabong atakihin sila sa puso. Higit sa lahat, dahil napakaraming iniintindi at pinagkakaabalahan ng mga kababaihan kung kaya't hindi nila naiisip man lamang ang mga sakit may kaugnayan sa puso at kung paano ito maiiwasan. Palibhasa'y masyadong abala ang mga kababaihan tulad ng pag-aalaga sa kanilang mga anak, pag-aalaga sa asawa, mga magulang, pagbabudget, gawaing bahay, pati paghahanap buhay pa nga at marami pang iba kung kaya't hindi kasama sa mahabang listahang ito ang tamang pangangalaga sa kanilang mga puso at kalusugan. Panahon na upang magising sa katotohanan ng ating mga kababaihan na ang sakit sa puso ang numero unong pumapatay sa mga kababaihan. Magkasabay na ginunitaan ng Philippine Heart Association ang Philippine Heart Month at ang Women's Heart Month ngayong Pebrero. Bakit nga ba nakafocus sa kalusugan ng ating mga kababaihan, ang PHA? Sasagutin niya ng ating cardiologist, Dr. Gilbert Villela, ang Vice President ng Philippine Heart Association. Ang Heart Month ay every February. Halos lahat ng buong bansa na merong practice ng cardiology ay nagse-celebrate ng Heart Month. Mm-hmm. Kasabay po ba ito ng National Women's Heart Month din? Oo, isinasabay yan para isang celebration lang. So may special po na pansin o atensyon na ibinibigay pala sa ating mga kababaihan? Definitely, kasi tayo lahat ay makamami. Makamami. Tama. So itong National Women's Month naman, isinasabay nyo pala kada buwan din ng Pebrero at parehong proyekto ng Philippine Heart Association. Bakit po may specific, may focus, specific attention sa mga kababaihan? Kasi sila talaga yung napapabayaan. Sila ang napapabayaan. Palibhasa ang mga mami, wala sila yung parang ang mga mami is concerned sa mga asawa, concerned sa mga bata, nakakaligtaan ng kanyang sarili. May nararamdaman naman pala, tumataas pala ang sugar, ang cholesterol, tumataas pala yung kanyang sakit sa kidneys. Hindi niya pinapansin kasi akala niya pagod lang siya sa kaaalagan ng kanyang pamilya. Sabi namin, hindi tama yon. Nakita ng data na kasing dami ng lalaki ang babaeng nagkakasakit sa puso. Kaya lamang, mas kakaunti ang health-seeking ng mga babae. Kaya sabi namin, mag-offer tayo ng isang buwan, o hindi lang isang buwan, araw-araw, turuan natin na ang mga nanay ay nararapat alagaan. Pwede bang malaman natin ano-ano nga ba ang mga activities na naka-line up ngayong buwan ng Marso? Ang una-una lang gagawin ay since February hanggang April, February, March, April, meron po silang training of
trainers sa pag-CPR po ito ng mga babae. So ito po babae ito. Adult and pedia, mga bata. Paano ba mag-CPR? Tapos sa March 10 po, alas 9 ng umaga, andun po sila sa usapang puso sa puso via Zoom po ito, tsaka FB Live. Ang title nila is, kung may choice ka, puso ni Eva, Ate V, o Pia ka ba? Yun ang kanilang title. Intriguing title naman yan. Tapos sa March 19 po, meron po silang webinar, The Heart Truth About Pusong Pinay. The Heart Truth About Pusong Pinay. Yun po ang kanilang very short, yung maiksing, hindi pa maiksing, yung in the near future, ibig ko sabihin, na mga activities hanggang March, hanggang April. And then sigurado yun, pagdating ng May, tuloy-tuloy na naman yan. Puro sa kababaihan po. Gumawa talaga ang Philippine Heart Association ng council o mga samahan ng mga top-notch cardiologist na babae para magkampanya para sa kanilang uri. Aba, very interesting naman yan kasi totoo po kayo, pagdating sa mga kababaihan, yung mga nanay, sa halip na para sa kanya, ibibigay pa niya, hindi po ba, sa pamilya, at talagang magtitiis yan kahit anong nararamdaman, kayang tiisin. Parang huwag ikaw. Lang gumastos. Parang ako, nanay. Oo. Ganyan kami mga nanay, Dr. Villela. Alam, kaya nga, di ba, may katotohanan yung sinasabi na Susan na ang nanay daw ang ilaw ng tahanan. Totoo yun. Kayo ang ilaw. Kung wala kayo, lagot ang dilim-dilim ng pamilya. Kaya kung kayo ang ilaw, ang tatay naman ang tagapundi ng ilaw. Tagapundi? At may joke nga dyan eh. Hindi po ba sinasabing napakaliwanag sa Hong Kong? Eh bakit kanyo? Eh nandun yung mga ilaw ng tahanan eh. Doble ang ilaw sa bawat bahay doon kasi yung mga nanay dito sa Pilipinas nagpuntahan na, nag-abroad, di po ba? Nag-OFW na. Kaya sa mga tahanan naman ng Pilipino, brown out. Wala yung nanay eh. Tama. Madilim. At pagdating sa pangangalaga sa kalusugan, nanay po ang nangunguna dyan. Hindi naman ang tatay, hindi ba? Correct. Kaya nga kami, mas gusto namin mangampanya pag kami magtatawag ng meeting sa barangay, ang tinatawag namin mga nanay. Bakit? Si nanay ang nagluluto para sa bahay. Ang pumupunta sa butika para bumili ng gamot para sa bahay. At na nag-uutos kay tatay at sa mga anak na, oy, uminom na kayo ng gamot. Si nanay lahat yan. So, si nanay ang kinakampanya namin talaga. Kayo, talaga Susan. Talaga pumupunta kayo sa mga barangay, ha? Para kausapin itong ating mga nanay. Yes. Eh, ngayon pong pandemic, hindi nyo nagagawa siguro yan. Kasi nga, hindi pwede ang mga gathering muna. So, sa pamamagitan muna ng mga ganitong virtual education. Correct. Marami mga impormasyon ang pwede maasahan mula po sa inyong organisasyon, sa inyong asosasyon, na patuloy na nagbibigay ng impormasyon naman, kaalaman sa ating mga kabayan. Kaya naman, may paanyaya pa rin si Dr. Gilbert Villela. Kahit po nasa saan kayo sa Pilipinas, bawat region po ng Pilipinas, meron pong chapter ang Philippine Heart Association. Makibalita lamang po kayo sa mga ospital kung ano yung, kasi nandun yung mga cardiologists eh, kung ano yung mga activities na inilalaan nila para sa mga, sa publiko. Makikinabang po kayo dito maigi. Bakit? Kasi kapag po kayo ay nagkasakit sa puso, tandaan nyo ang medicine po sa Pilipinas ay out-of-pocket expense. Hindi naman ito sinasagot talaga ng gobyerno mula sa bulsa mo. Pero, tinuturuan po kayo ng chapters ng Philippine Heart Association sa inyong region kung paano makakaiwas magkasakit sa puso at makatipid in the long run. So, ang gawin nyo, pumunta po kayo sa mga ospital, na yung mga major hospitals po sa inyong lugar. Meron po sigurado mga nakapaskil na posters doon. Malalaman po ninyo kung ano po ang mga activities. Kaya kung hihilingan namin kayo ng paalala, mensahe sa ating mga kabayan sa loob at labas ng ating bansa. Alam niyo mga kababayan, ang buhay ay, sabi nga nila, binary. O kaya, pili ka lang ng pili. It's always a choice. Kaya ka nandyan sa kinalalagyan mo, kaya ka nandyan sa sitwasyon mo, sa katayuan mo, it was your choice. Ikaw ang gumawa niya, hindi yan galing sa langit o hindi yan sumpa ng mga Diyos. So, ang puso mo, ang kalagayan ng puso mo, ang iyong health, ay choice mo din. Kaya kailangang
matutunan mo ang mga tamang choices para panatilihing malusog lagi ang iyong puso, sapagkat pag malusog ang puso mo, malusog ang iyong pamilya at masaya ang buhay. Panahon na upang magising sa katotohanan ng ating mga kababaihan na ang sakit sa puso ang numero unong pumapatay sa mga kababaihan. Marami pong salamat, Dr. Gilbert Villela, ang Vice President ng Philippine Heart Association. At sa ating bantay kaso, may initial lamang na RSC ang ating sender. At sabi niya gusto niyang humingi ng tulong para sa kanyang kuya na nasa Jeddah sa Saudi Arabia. Huling uwi daw po niya ay 2012 pa. Pero wala na raw pong contact o communication sa pamilya. Huling kwentuhan namin, sabi niya, nagkasakit po siya sa atay, naoperahan daw po siya at pinalaser nung amo niya at utang daw po niya sa amo ang ginastos. Kaya hindi po siya makauwi para magpagaling. Okay, maraming salamat RST sa mensahe mo. Anyway, hindi naman natin i-on the air na yung pangalan na muna ng iyong kapatid dahil hahanapin muna natin kung ano nangyari na. Kasi kung 2012 pa yung inyong huling communication, napakatagal na po noon. At umaasa kami na sana po nasa maayos pa rin siyang kalagayan sa Saudi Arabia. Hanapin natin siya. Ito po ang Bantay OCW para po sa ating Bantay Kaso. Para sa mga kapwa ko kababaihan, pangalagaan natin ang ating mga sarili, pangalagaan natin ang ating mga kalusugan at ang ating mga puso. Sa mga kababaihan nating OFW saan man sa mundo, huwag masyadong nag-aalala sa mga problema. Basta po tatandaan natin palagi, lahat ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, huwag na nating problemahin. Stay connected with Bantay OCW. Follow us on Twitter, Facebook, and YouTube. Mula sa INQUIRER.net, INQUIRER Television at Radyo INQUIRER Online. Ako po si Susan K. at ito ang Pilipinas Online Bantay OCW, ang tunay na kulay ng buhay OFW. W.